Hello po. Magandang araw po sa lahat at maligayang bagong taon na kahit tayo ay sinasalakay ni COVID at saka ni Omicron. Sa araw po na ito ay isasama ko po kayo sa aking biyahe. Ako po ay bibiyahe mula Dubai hanggang Corfakan, papuntang Corfakan. Yan po ay sakop ng Sharjah, United Arab Emirates, ang Corfakan. At ako po ay dadaan sa kabundukan. Madadaanan ko po ang limang tunnel. Ang isang tunnel po ay naghahaba ng 1.8 km. At napakaganda po ng tanawing mga kabundukan. Desierto po. Ika nga desierto pero kakaibang tanawin. At yan po ay hindi natin makikita sa ating bansa niya. So, nais ko pong ibahagi sa inyo. Napakaganda nilang tanawin. Napakagandang kalsada. Kakaiba po. At diyan. At maaaliw din kayo sa makikita niyo. Samahan niyo po ako. Shout out to the following family. The Logan family. Magalona family. Miguel family. Albano family. All people in Panabudlan, Nasulia Tobias Fournier, Antique, Philippines. All staff of Nova Pharma Trading LLC. Especially to the warehouse guys. And also to the master bait UAE, all anglers in the Philippines. God bless us all. Po, simulan na po natin nakikita ang mga kabundukan. Sa bandang unahan po ay makikita po tayo sa bandang kanan na mayroon pong maliit na city. Tayo po ay mamangha at gitna ng desierto, gitna ng kabundukan ay mayroong city. Ayan po. Talagang kakaibang tanawin. At saka po yung kabundukan, kakaiba po. Walang kapuno-puno. Thank you.
ito po mga kabayan, ang unang tunnel po na ating dadahanan. Kanilang napakagandang kalsada po sa bundok. Ito po, papasok na po tayo ng tunnel. Ito po. Street lang po. Ilang tunnel, street lang. Ito po ang unang tunnel. Ito po ay unang tunnel. Ito po, palabas na po tayo sa unang tunnel. As usual, kabundukan pa rin po ang ating lalabasan. Speed ay 100 km per hour lang. Ito po, natatanong na naman natin ang next na tunnel. Pangalawang tunnel po. Ayan, natatanong na naman natin ang butas. Ito, ang bukana ng pangalawang tunnel po, matatanong na naman natin. Yan po ay sa bundok. Talagang itinagos po nila ang bundok. Ito po. Yan. Napakaganda po ng kanilang ginawang kalsada. Yan po. Dito na tayo sa loob ng pangalawang tunnel. Yan. Sa gano'ng kahaba, natatanaw na po natin ang kanyang dulo. Liliwanag na. So, ganun pa rin. Tayo lalabas po sa kabundukan pa rin. Kabundukan ng kabatuhan. Ito po ay hindi natin makikita dyan sa ating bansa. Kaya ito po ay aking naisipang ipamahagi naman po sa inyo para makita nyo naman po ang kanilang lugar dito na talagang mahirap rin marating. Ito po, natatanaw na po natin ang pinakamahabang tunnel. Ito po. Nagbubuka na sa pinakamalaking bundok. Ayan po. Napakagandang kalsada, napakagandang lugar. Sayang, nakabundukan, maulaman lang makikita mo na po. Papasok po tayo sa pangatlong tunnel. Pangatlong tunnel, papasok po tayo. Ito. Ito hindi sa street. Imaginin mo, sa haba ng tunnel, hindi pa street ang pagkagawa. Makurba pa. Malikok po. Napakahabang tunnel. 1.8 kilometer. Tayo'y nasa ilalim ng bundok. Nasa gitna po ng bundok. Ayan po. Isipin mo, para napaka-imposibleng nagawa ko nila na sila'y may tunnel na ka...
wala pong sasakyan, hirang-hira lang po, hindi ganun kadalas ang sasakyan. Sa kanila naman po rito ay walang ka-traffic-traffic, hihira lang. Malibad lang kung mayroong madalian ng mga sasakyan. Ako, tumatakbo pa tayo ng 100 kph. Kapali, bilis na tayo masyado. Ako, ang tunnel ay palikot na naman ng pakaliwa. Parang lumiliwanag na. Yun. I-exit na po tayo ng pangatlong tunnel. As usual, kabundukan pa rin po ang ating lalabasan. Ayan. Share sa inyo. Ito po, mamasok na naman tayo sa pang-apat na tunnel. Yan. Pang-apat na tunnel po, mamasok na naman tayo. Tuloy, ang kanilang kabundukan po ay may parang pagitan din nila, yung pagitan nila ay ni Canal Bro, parang wala namang tubig na dumadaan. Dito po ay napakabahira ng ulan. Dito po, ma-exit po tayo ng pang-apat na tunnel. So, as usual, bundok po ang ating labasan. Ito po, may panglimang tunnel. Dito na po tayo sa panglimang tunnel. Sa panglimang tunnel. Okay. Wow! Matatanda ang kanilang kalsada. Tayo mamangha po.
sa gitna ng kabundukan. Saan nagkagaling ang tubig na yan? Lokal? May stopover sila dyan. Isa sa kanilang tourist spots. Ayan po, natatanaw na po natin ang kabilang site. May nakikita po tayong mga tank, mga tangke ng oil. Ayan po ay isa sa yaman ng kanilang bansa. Napakaraming tangke po, tangke ng oil, tangke ng langis po. Ito po, pabalik na po tayo ng Lubay. Sa kabilang way na naman po tayo dumaan. Hindi na po tayo dadaan sa Metadal kanina na yon. At ito po, simula na naman natin nakikita ang mga kabundukan. At may kakaibang magagandang tanawin ulit sa mga kabundukan. Thank you.
Ayan po ang ilan sa kanilang mga kapatagan. May pa ilan-ilan pong nabubuhay na desert tree. Pero napakadalang kung tingnan nyo. At sa gitna po dyan, ay, sa area po na yan, may nabubuhay po na camel. Pero alaga po yung mga camel na yun. Tingnan nyo po. Napakadalang ng mga puno, pero may camel na nabubuhay po dyan. May tumawid na camel, tayo dadahan-dahan lang po. Hello po, at sa araw po na yun ay yun po ang ating nasaksihan, yun po ang daanan na aking pinuntahan. Sana po ay nasiyahan din po kayo sa inyong nakita. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. Sa uulitin po, kayo po ay aking bibigyan ulit. Ako po ay mag-upload ulit ng mga kakaibang tanawin po dito sa United Arab Emirates. Mabuhay po kayong lahat. I'll see you next time. Bye-bye.